validity of a search warrant. Wala silang search warrant. Lahat ng ginawa nila illegal at kriminal. Pang-aagaw, pananakit, pangtitirgas, pag-ookupa, at paninira sa mga properties. So tama lang yung binabanggit namin dito ni Brother Franco na ngayon dapat hindi na sila bumalik dyan at umalis sila sapagkat pagmamay-ari po yan ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, they do not have any authority under the law or any other legal basis to illegally occupy and criminally assault and take over the compound. Much more, ang kanilang pagwasak sa mga basement ng Jose Marie College at ang mga areas ng worship center, yung cathedral compound na sinasabi natin. So tama lang po na hindi na sila babalik. But knowing ang pagkakapal ng mukha at ang state of lawlessness of mind ng namumuno ng PNP, like kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, we cannot be 100% sure na hindi nila uulitin ang paglusob na ito the moment na umalis ang mga senador at matapos ang actual Senate inspection and hearing. And pa-weekend bukas eh. Tinatiming nila sa weekend din ang pag-atake dyan. Tomorrow, Sabado, at sana wag sapian ng espiritu ng demonyo at ni Satanas ang utak nila Torre at Marbil para ipag-utos ang muling paglusob at pag-agaw ng compound na ito. Sana, correct, we will pray for that because in the first place, wala silang legal na basihan o anumang otoridad na okupahin ito sapagkat ang kanilang misyon is to arrest Pastor Kibuloy. But the pastor does not own and is not present in the compound for the last 14 days. So anong basihan, bakit nila salakayin, agawin at saktan ang mga inosenteng kababayang Pilipino natin sa loob ng compound? At ngayon, dahil dumating ang mga senador, ang Commission on Human Rights na pilitan tuloy na sumama, at ang National Police Commission, which they could have done not only this August 4, 24, kundi nung June 10 pa nangyari ang mga paglusob at mga pananakit na ito at pagwasak sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yes, kaya Eric, kung pwede natin pakita, ito meron tayong nakitang isang photo na pati ang Armalite M16 bato, yan oh. Sa? Tinabunan ng Trapalga, Eric Partitanggal, oh. Ito ba ay actual ngayon? Ano to, NPA ka, Eric, na iniiwanan mo sa bundok yung iyong... Tila parang NPA, nagalawan na ito. Para ipakita na wala silang armas, no? Tinago nila, tinabunan ng Trapal. At ito ay sa loob ng compound, ha? Sa loob yan ka, Eric. Armalite ang nangyari sa inyo. Armalite rifle ito. At ito po ay nagpapakita ng intensyon na itago ang presensya ng mga baril. Mahahabang kalibre ng baril at matataas na kalibreng baril na ginagamit ng mga pulis sa paglusob at pang-agaw illegal sa compound na ito. Correct. At bawal to, labag to sa batas. Bawal ka mag-iwan kung saan-saan. Mm. The fact na ito'y baril. Mm-hmm. Long arm pa to ka, Eric. I-check natin kung ito ay actual live feed. Kasi pag actual live feed ito, ito ay isang class A offense. Ibig sabihin, iniwan mo ang baril at government-issued property yan at pwedeng yan ay madisgrasya. At dahil dyan, ay pwedeng gamitin yan ng kung sino-sinong mga tao at pwedeng makalikha ng krimen. Tama ka doon, Brother Franco. Eh, ano nila? Kaya Eric, ayan daw yung rason nila para di daw pag-initan. Wala na talaga. Naman wala ng training orientation talaga sila. So makikita ninyo ang attempt, no? Nilinis nila ng mga pulis na libo-libo ang buong compound. Nag-iwan lang ng skeletal force yata, no? And wala nga akong makita ng skeletal force dahil paparating ang mga senador, paparating at dumating din ang Commission on Human Rights at dumating din po ang NAPOLCOM. Pangalawa, pinagtakpan nila yung mga butas sa Jose Marie College na kung saan may video na kumakalat na naghuhukay sila. Okay. At ang pagsira sa cathedral compound, hindi nila nahabol, naabutan pa yung mga winasak nilang property doon. Correct ka, Eric. Bakit nila ginawa to nung dumating yung mga senador? Hmm. Bakit yung wala yung mga senador ay talaga naman total display ng kanilang armas ang nakakalat sa KOJC compound. Nakita mo naman yung positioning ng kanilang mga baril. Mm-hmm. Lakad-lakad sila na may mga baril. Pero yung dumating, nagkaroon ng ocular inspection dyan, bakit tinatakpan nyo ng Trapal yung inyong mga armas? Sapagkat they want to sustain yung sinasabi nilang kasinungalingan sa media interview na sila ay mapayapa, wala silang dalang baril at hindi sila nananakit at sila daw ay nag-maintain lang ng crowd control. Saan nanggaling yung mga baril na yan?
ay kitang-kita naman ang libu-libong baril na bitbit nyo. Correct. Anong masasabi mo ka, Eric, sa hashtag Oplan Leave No Trace daw ng kapulisan? Oplan Linis Kalat. Leave No Trace, Linis Kalat. Nagkalat na kayo eh. Alam na ng buong mundo, itago nyo man yung baril na yan, pagtakpa nyo man ng trapal, itago nyo man yung inyong ginawang pagsimento doon at pangangalkal at paghuhukay, naka-live feed po yung lahat ng yun at na-document po ang lahat ng yun. Yes, documented lahat yan, ka-Eric. Hmm. Yan ang pinapasalamatan natin sa ating Diyos Amang makapangyarihan dahil wala silang kawala sa mata ng Diyos gamit ang mga worker dyan. Eh kasi, ka-Eric, ito nga yung lagi natin sinasabi eh. Kahit anong uri ng propaganda gawin ng ating Philippine National Police, kahit iba't iba mula sa human trafficking, balak pa sila na child trafficking, balak pa tanim tao and everything, wala silang kawala ka, Eric eh. May pasoko-soko pa kayo. May pasoko-soko pa sila nalalaman. Rugby lang rugby pala yung pala sinasabi yung dugo. Oo, at yung nakita nila na sabi nila parang kulay puti na nakadikit, yun pala Elmer's Glue. Well, gamit ko yun. Ginagamit namin ng elementary. mga kababayan, tama yung hashtag na yun, Frank, ha? Oplan, leave no trace. Yes, so, yes ka-Eric, I think Ma'am Hana is... ay, okay. Ano so, for pero ka-Eric, ha? Yeah, habang hinintay natin si Ma'am Hana, dito nakikita natin, di ba, ang paghinay-hinay ng ating kapulisan or what do you call this sa Tagalog? Yung pag-shift nila at kumalma yung kanilang mga illegal na ginagawa, Frank. At itinigil talaga ang kanilang illegal na pag-okupa. Because for 14 days, inagaw nila ang buong compound. Sana po maisaywalat ito mamaya at maihayag ng ating pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ at ng mga abogado nila na hindi na dapat bumalik dyan mamaya ang mga berdugong pulis ni Torre at ni Marvel at Abalos sa utos ni Marcos. Sapagkat kung ganyan lang naman sana na serving of warrant of arrest na may rules of procedure na sinusunod, hindi po dapat ginawa yung mga pananakit, pangtirgas at pangkastigo, pangbugbog at pagsira sa mga properties kung maayos ang pakikipag-usap at koordinasyon ni Torre sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ kasi pinapasok naman po sila. Binigyan naman sila ng access. So, balit ang kanilang ginawa, illegal na inagaw at inokupa ang buong compound at nang wasak ng mga kagamitan at property. Nagputol ng buong internet connection, nagsira at nagputol ng linya ng CCTV. Yes, correct ka, Eric. At muli pinapasalamatan natin ang ating mga kapulisan na tumulong sa atin. Yung may mga ginito ang puso na para ilabas yung mga footages, yung katiwalian na ginagawa ng ating kapulisan sa loob ng KOJC compound. Itong naglabas ng video ka, Eric, sa basement. Yes. Pero di ko matanggap tong video na to ka, Eric. Yung ginawa nilang sa isang manggagawa natin na pinagtulungan ka, Eric, walang kalaban-laban. Ito yung sinasabi hindi naman ang laban yan, binubog ka, Eric. Nakatayo lang, ha? Nakatayo ito. Nagka-question lang kung anong ginagawa nila. At may video siyang ginagamit. Binablot at binugbog at yan, no? Gustong gumawa ng eksena na naman ng mga pulis na ito. Itong pulis patol, eh. Nilalabanan nila yung walang armas, eh. Pero makikita mo naman, ba't nila hinahatak nila itong manggagawa na ito? Pero makikita mo, if ang taong ito ay pumapalag dahil pagbitaw ng kapulisan, wala naman, hindi naman ng laban. Mm-hmm. Diba? At ito ang itinago nila. Itong mga naglapastangan at nangbubugbog na pulis, wala na ngayon sa compound nito, Frank. Hindi ito nadatna nila Senator Bato de la Rosa at nila Senator Ruben Padilla. Ito po yung ginawa nila days before. Kaya marunong po mag-makeup artist ito si Torre, no? Pero hindi niya po mailulusot ang kanyang kalukuhan at pagsisinungaling nila sa taong bayan. Iyon, no? Binubugbog, no? Dinudukot ng suntok sa ibaba. Tapos kinakaladkad o paningudlog sa simento. Parang dinidikdik lang ng truncheon bato kay Eric. Oo, ginaganon sa sinisikmurahan, eh. Pero kahit anong angulo nila tingnan ka, Eric, nako, mali po kayo. Mali po ang ayun, ating kapulisan. No? Pero ngayon, ka Eric, tanggap po muna tayo ng ating balita live through phone patch. Paul Montibon, ka Eric is here. Ganda umaga. Magandang umaga mga kapartner. Talagang pahirapan yung signal dito sa ilalim ng sa basement no, ng GMCI. At kalalabas lang natin. At kanina nga ay for 14 days ha,
sa loob ng 14 days, ngayon lang tayo nagkaroon ng access sa loob ng basement, mga kapartner. So, gaya naman naka-flash ngayon, ay nakita natin na may bagong masa ng kumbaga residue ng pinagbasahan ng semento. At ilang metro lang ang layo saan ay may nakapatong na mga kahoy, malalaking kahoy sa isang bahagi no ng basement. At napinaghihinalaan na yun na nga yung ginawa nilang hukay na kumakalat doon sa video at footages na ipinaklash natin a few days ago. At noong inalis na yung mga kahoy na nakahampala doon sa area na yon, ay agad na pinacheck ng legal counsel natin mula sa City Engineering Division at positive sa kanilang resulta o machine na ginamit na presko pa yung nakapatong na semento sa sinasabing pinaghukay o hukay na ginawa ng mga kapulisan sa loob dito mismo sa basement, na sila lang ang may alam, sila lang ang may access at sila lang ang gumawa ng operasyon na ito. So sa ngayon, ang payo ng legal counsel ay i-clear muna ng City Engineering Division para ma-sustain pa no, ang kanilang pag-aaral dito nga sa nasabing butas ng ginawa ng mga kapulisan sa ilalim ng GMCI, itong basement na to. Pangalawa pa lang to sa primary locations no na pinuntahan at tinungo ni Senator Bato at Senator Robin Padilla at legal counsel natin, at may mga iba pa na mga areas na pupuntahan at tutunguhin ng mga senador natin. Una na ang cathedral hanggang dito sa basement, at ngayon naman ay ang hangar at patungo na yan sa kingdom, mga kapartner. So far yan yung pinaka-update natin. At least nakakuha tayo ng footages, nakakuha tayo ng documents na i-video natin yung sitwasyon sa loob. Pero grabe mga kapartner, hindi ganito ang pagpapahalaga natin sa lugar na ipinagkakatiwala sa atin ni Pastor Apollo C. Chibuloy. Dahil sa ilalim, ang baho, ang kalat, amoy ihi, amoy pangki, amoy tae, talagang hindi mo masikmura. Mga kapartner, talagang kakaiba at binalahura nila ang lugar ng basement, mga kapartner. So hintayin na lang natin ang official no na resulta mula sa City Engineering Division and of course sa legal counsel na sarang din naman ang magsasalita sa ugnay sa naging observation at pag-iikot ng mga principals, itong mga senador na tinungo muna, inuna muna ang ocular inspection before magkaroon ng Senate hearing kaugnay nga dito sa 14th day na KOJC siege dito sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, mga kapartner. So, sabay-sabay tayong manalangin, sabay-sabay natin itasal na ipagdasal no, ang proteksyon ng lahat. And of course, na lumabas din ngayong araw din